Magandang umaga at magandang gabi sa ating mga minamahal nating mga OFW. Sa mga OFW, pwede nyo na rin ako i-consider na parang nanay nyo na rin. At saka, naisip ko talaga ito. Kasi minsan nagkaroon ako ng anak na OFW. At saka, isinalaysay niya talaga sa akin ang hirap. Lalo-lalo yung pagka-homesick. At saka yung ang layo. At saka nag-iisa ka lang doon. Sa ibang bansa. Ang first priority ko talaga guys, ito yung sa mga OFW na nanay, tatay, o kaya mga anak. Ang pinaka-main purpose nyo, kung bakit kayo lumabas ng bansa, sa dahilan na mabuhay talaga ng matiwasay. Kahit sino, ayaw natin maghirap. Dahil napakahirap talaga ang mahirap. Kaya guys, lagi kong sinasabi ito. Kasi, ang lalong mas mahirap, kapwa Pinoy, hindi nagkakasundo yung iba doon sa ibang bansa. Hindi ito hula, hindi ito sabi-sabi lang, ito ay totoo. At talagang nakikita ko kahit wala ako dyan. Sa anong dahilan kung bakit kapwa kayo nag-iiringan? Filipino to Filipino OFW. Alam nyo guys, nung lumabas kayo sa bansa, yun ang lagi kong sinasabi. Mag-usap talaga ang pamilya, ang buong pamilya. Mag-usap. Yung iba pa nga dyan, nag-iiyakan. Dahil ayaw lumabas. Dahil, na nga, nami-miss, lalo-lalo yung mga anak. Mas la, napakasakit pa kung mayroon ka pang anak na maliit, tapos iniwanan mo lang dahil ikaw ay nagkipag sa palaran sa ibang bansa. Swerte na lang kung swertihin ka. Kung mamalasin ka, ay naku, ang dami maapektuhan. Kaya, sa mga OFW, Pinoy to Pinoy, kahit hindi ka man Pinoy, para maiwasan, kumbaga, ang hirap kaya sabihin, kung bakit nag-iiringan kayo sa bawat isa, ito lang. Ugaliin natin ang marunong tayong magpakumbaba. Magpakumbaba ka. Sikat ka man o hindi, magpakumbaba ka pa rin. Kasi hindi lahat ng OFW ay katulad mo na mayroong ugaling mapakumbaba. Ang karamihan, mataas. At hindi ko pinagkakaila ito. Sana huwag naman kayong ma-offend sa mga sinasabi ko. Dahil taos-puso po talaga ako nagsasabi na ito talaga ay madalas na nangyayari sa ating mga kapatid na nasa OFW. Kasi, pag nakaalis na yan sila dito sa ating bansa, pag dumating naman sila doon, yung iba feeling nila na they are somebody na kasi nasa ibang bansa na sila. Iniisip naman nila yung ating mga kababayan na ay sila ay abroad na. At saka feeling, kumbaga yung word na sikat. Huwag mo nang isipin yun. Nasikat ka man o hindi, huwag. Ang iyong pakay ay mabuhay. Ang iyong sarili at ang iyong pamilyang iniwan mo. Ang tip na ibigay ko sa inyo ito, hindi lahat ay magkapareho ng ugali. Kahit kambal, magkaiba pa rin ang ugali. Masanay ka sa mga kasama mo na may ugaling mapagmataas. Huwag mo nang tumpangan yun. Makinig ka lang o hayaan mo siyang magsalita. Kung nararamdaman mo na yung feeling mo na ang yabang nito, hayaan mo na. Para
go over ka or para hindi ka ma-affected, isipin mo yung family. Ang pamilya mo ang nagbibigay lakas loob sa iyo. Ang iyong inspirasyon, ang iyong tagumpay, ang iyong pamilya na iniwan mo. Guys, maniwala kayo sa hindi. Huwag kang makipag kompetensya sa mga salitang yabangan. Huwag. Humilangon ka lang, tahimik ka lang, ngumiti ka lang. Ang pinakauna-una ay isipin mo yung pamilya talaga. At saka, para maiwasan ang inyong hindi pagkakaintindihan sa iyong mga kasama. Kasi kung nayayabangan ka sa kanya, pinatulan mo yan, ay natural yung pinagsasabi mo. Dahil feeling mo nga nayayabangan ka, magsalita ka talaga ng akin sa kanya. Eh kung pag-against ka sa kanya, hindi na kayo magkasundo. Oh, kaya sa kapwa Pilipino, ang mas mabuti mo pang gawin, gumawa ka ng paraan na siguro payuhan mo ng kaibigang payo or sisterly advice or brotherly advice, motherly advice na tanungin mo, naintindihan mo niya ang pinagsasabi mo kanina, biru-biruin mo lang. Depende kung anong sagot niya. Kung medyo ang sagot niya ay magkaintindihan kayo sa inyong pinag-usapan, go ahead. Advice mo siya. Pag hindi, tumahimik ka na lang. Yan. Iwasan ang kapwa kayong mag-iiringan. Ang dami kong nakikita sa FB. Kapwa Pinoy. Nag-aaway. Nagsasakalan. Nagkakaramutan. Ano yun? Kinalwasay ba? Ganun. Sa Bisaya pa. Kasi hindi kayo makapagtiis na ayaw yung tanggapin na kayo ay magpakumbaba. Kasi kayo din mismo, gusto nyo patulan siya na ikaw ay mas mahigit sa kanya. Sus, Diyos ko, huwag nyo nang gawin yan. Huwag. Mga OFW, minamahal kong OFW, huwag na huwag kayo makipagkupitin siya. Kasi kung makipagkupitin siya ka, walang mananalo sa'yo, talo kayo lahat. Ang sa inyo lang dyan ay mag-iingat sa sarili, constant communication sa inyong pamilya, lalo-lalo sa mag-asawa, focus sa inyong mga anak, at saka ang mga sahod nyo, please, ang formula na gamitin nyo ganito, sahod minus savings or ipon equals less expenses. Ganun lang, guys. Yan. Ang focus natin ngayon, guys, paano ang mga OFW na hindi magkapwa-iringan dyan sa libang bansa. Guys, magka-united kayo dyan. Kasi sinasabi ng marami akong natatanggap na mga comment. Sabi nila na ang the one putting you down is Pinoy pa rin. Kung sino yung humihila sa iyong pababa, kapwa Pinoy mo rin. Kung ganun, ito lang tandaan nyo, guys. Hindi kayo mapapababa ng kapwa Pinoy kung hindi mo yan pinatulan. Yes, hindi yan magagawa niya. Pero kung pinatulan mo yan, talagang damay ka talaga sa kamalasan. Kaya ugaliin ang mabuting ugali. Iwasan ang pagka yung mapagmataas, mapagmalaki, may magpamayabang, wag. Pagtrabaho ka dyan, isipin mo ang iyong pamilya. Ang pagmamahal sa iyong pamilya. Iwasan ang makipagtalo sa kapwa mo kasama. Wag na. Kaya guys, sa susunod ng aking pagbablog, ipofocus ko talaga sa mga OFW
since mayroon din akong anak na OFW. Sana guys, magustuhan nyo ang aking tip. Huwag naman nyo akong kung mayroon man natamaan dyan, huwag naman. Ito na yung pagkakataon mo na baguhin mo ang iyong sarili. Maghari sa iyo ang pagmamahal. Pagmamahal sa iyong pamilya, sa kapwa mo kasama. Iwasan yung mga hindi magagandang gawain, guys. Iwasan na yan. Mabuhay tayo ng matiwasay. Next, sa susunod ng ating pagbablog ay ipofocus natin sa ating mga anak na naman. Para alam ko naman na hindi ako mahusay na advisor, pero alam ko ang aking pakipag-usap sa inyo mayroon ding laman. Kaya guys, sana ay magustuhan nyo rin ito at sa manatili tayong mapagmahal sa bawat isa. Thanks for watching. I'm your Mother Maring Vlog. I-search nyo lang yan, guys. Nandyan ako. Thank you for watching. Salamat. Ingat po sa lahat ng OFW. Bye-bye!